Kung ikaw ay mahilig manood sa mga balita tungkol sa UFO phenomena at anumang aerial anomaly, ay malamang na pamilyar ka na sa mga salitang Project Bluebeam. Bakit ang Project Bluebeam ay maaaring ang pinakamapanganib na conspiracy theory? Ano ang kaugnayan nito sa Antikristo, sa Rapture at sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo? Ang rapture ay isang pangyayari kung kailan kukunin ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo upang bigyan ng matuwid na paghahatol. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga nabubuhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Sa kabila nito, marami ang nagsasabi na ang rapture ay hindi totoo at hindi mangyayari dahil ito daw ay katang-isip lamang. Kung may mga tao man na hindi naniniwala sa rapture, nire-respeto natin ang kanilang paniniwalang iyon, pero ito'y talagang biblical at mangyayari. Ngayon, may isang teorya na lumalabas tungkol sa isang fake rapture. Ito ay tinatawag na Project Bluebeam Conspiracy Theory. Ang teorya ng Project Bluebeam ay isang konsepto na lubhang mapanganib na sinasabi ng mga mananampalataya. Ang Project Bluebeam ay isang conspiracy theory na nagmula noong kalagitnaan ng 1990s. Sinasabi na mayroong isang lihim na proyekto na ginagawa ang mga ahente ng Pentagon at NASA na may layuning lumikha ng isang fake rapture o artificial na second coming ng Panginoong Hesukristo. Ang kanilang layunin din ay upang gumamit ng advanced na teknolohiya upang gayahin ang isang alien invasion at paniwalain ang mga tao upang magtatag ng isang bagong world order. Noong 1994, isiniwalat ni Serge Monast ang Project Bluebeam ng NASA. Siya ay isang Canadian na mamamayag, makata at sanaysay ay naging pinakakilala sa pagbuo ng teorya ng pagsasabuatan ng Project Bluebeam noong 1990s. Idinetalya niya na sinusubukan umano ng NASA at ng United Nations na alisin ang mga tradisyonal na relihiyon upang makalikha sila ng isang one world na pamahalaan sa pangunguna ng Antikristo. Ang proyektong ito ay may mga hakbang. Una, sa pagtutulungan ng NASA at ng United Nations, magagawa nilang gumawa ng napakalaking palabas sa kalawakan kung saan ay may tatlong dimensional na holographic laser projection na makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa bawat bahagi ay tatanggap ng mga imahe ng Diyos ayon sa kanilang mga pambansang relihiyong pananampalataya. Ang mga projection ay magkakaroon ng hugis ng iba't ibang mga Diyos at magsasalita sa lahat ng wika. Dito ay pag-iisahin na lang ang mga Diyos at malilin lang nila ang maraming tao upang mapaniwala nga na ito ang tunay na Diyos. Kasabay nito ay gagawa ng mga peking bagyo at lindol na nakaugnay sa tinatawag na HARP Technology Conspiracy Theory. Kasabay umano ng paglabas sa kalawakan ng holographic projection ay gagawa ng mga lindol o di kaya naman ay bagyo at nang sa gayon ay higit pang mapaniwala ang mga tao sa fake rapture. Ang High Frequency Active Auroral Research Program o HARP ay isang programa sa pananaliksik na isinagawa ng mga militar ng Estados Unidos mula noong 1993 hanggang 2014. Ang layunin daw nito ay pag-aralan ang ionosphere sa itaas na kapaligiran ng Earth. Dahil sa pag-aaral na ito ay nabuo ang isang paksa at naging teorya na nagsasabing ginamit ito para gumawa ng mga peking kalamidad tulad ng lindol at bagyo para sa masamang layunin. Dahil din dito, naniniwala ang ilang tao na ang lahat ng mga sakuna na naganap ng mga nakaraang taon tulad ng malalakas na bagyo at lindol ay nabuo o ginawa sa pamamagitan ng HARP at hindi ng natural phenomena. Ang teoryang ito ay malawak na pinabulaanan naman ng mga siyentipiko at eksperto. Ang mga siyentipiko ay nagpahayag na ang HARP ay hindi kayang magdulot ng mga natural na sakuna. Ang isa pang hakbang ay ang telepathic electronic two-way na komunikasyon kung saan ang mga artipisyal na Diyos ay magsasalita sa bawat individual sa kanilang sariling wika at kukumbinsin sila sa bagong katotohanan na dapat nilang paniwalaan. Ang huling yugto ay papaniwalain ng sangkatauhan na magsisimula na nga ang fake alien invasion at fake rapture. Dito ay gagamit ang pinaghalong puwersang elektroniko at supernatural. Ayon pa kay Monast, gusto nilang matakot tayo sa isang fake alien invasion para manipulahin sa paniniwalang totoo nga ang mga alien. Gusto nilang magkaisa tayong lahat para makontrol nila ang planeta. Ito raw din ang dahilan kung bakit patuloy ang paglabas ng mga UFO phenomena at aerial anomaly. Ayon kay Serge Monast, ang mga hakbang na ito ay gagamitan ng advanced na teknolohiya upang makabuo ng isang one world religion at one world government.
Ang fake rapture at fake alien invasion rin daw ay unti-unting gagawin sa mga dekada para hindi nga naman mabigla at magduda ang mga tao kung saan ang populasyon sa buong mundo ay magiging handa para sa bagong misayas, ang Antikristo. Bagamat ang Project Bluebeam ay conspiracy theories lamang, itinuturing itong isang pinakamapanganib na teorya kailanman. Wala pang patunay na totoo ang teorya ni Monast at hindi tayo dapat na basta maniwala. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at mga teoryang kanyang pinalaganap, ito ay nag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa mundo, lalo na sa mga kultura at relihiyon at maging sa mga Kristiyano. Gayunpaman, ang proyektong ito, bagamat isang teorya lamang, ay hindi malabong isipin na maaaring ang mangyari pagdating ng panahon. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mundo ay malilinlang ng huwad na propeta, ang Antikristo. Gagawin niya ang pag-isahin ng relihiyon sa buong mundo sa pamamagitan ng panlilinlang. Bilang Kristiyano, naniniwala tayo na ang Antikristo ay magtatatag ng isang relihiyon sa mundo pagsapit ng Great Tribulation. Noon pa mang 2,000 years ago, sinabi na ng Biblia na mayroong lalabas na Antikristo sa panahon natin ngayon. Sa 1 John chapter 2 verse 18, "Mumunting mga anak, ito na ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras." Sa binasa natin, sinasabi na noon pa man ay meron na talagang mga Antikristo, ngunit malinaw na meron pang mga mangingibabaw na Antikristo pagdating ng mga huling araw. Siya ang mangunguna sa buong mundo, at ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Kapag lumabas na ang Antikristo sa panahon ng tribulation, pag-iisay niya ang lahat ng relihiyon. Kumbaga, lahat ng paniniwala, doktrina at denominasyon ay mawawala na at iisa na lamang ang paniniwalaan ng mga tao at iyon ay ang pagsamba sa Antikristo. Bagamat sa iba, iniisip nila na imposible itong mangyari dahil nga iba't iba ang relihiyon at sarado na ang isip ng mga tao sa kanilang paniniwala. Ngunit huwag nating maliitin ang kakayahan ng Antikristo dahil siya ay may impluensya at kapangyarihan ni Satanas at hindi malayo na magawa niya ang mga bagay na ito. Ang Panginoong Hesukristo na rin ang nagsabi na pwedeng iligaw ng Antikristo ang mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang at pandaraya. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9-11, "Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na sana'y makapagliligtas sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan." Tunay nga na maraming tao ang maniniwala sa kanya dahil gagawa nga siya ng kababalaghan at mga himala. Ibig sabihin dahil doon, marami rin ang sasamba sa kanya bilang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3-4, "Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling pagiging pagsiklaban sa Diyos at ang paglitaw ng itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at mapapakilalang siya ang Diyos." Dito ay sinasabi na lahat ng reliyon na sinasamba ng tao ay kakalabanin niya at gagayahin niya ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan nga noon, mamamanghalalo sa kanya ang mga tao at malinaw na posible talaga ang one world religion. Dahil marami ang malilinlang ng Antikristo, marami ang magpapatatak ng tatak ng halimaw. Sino man ang tumanggap ng tatak ng halimaw ay mapapahamak. Doon ay wala ng pagpihit pabalik, wala ng kapatawaran, wala ng ikalawang pagkakataon at wala ng pagtubos, wala ng kaligtasan. Ngayon dahil nalaman natin ang katotohanan, sabihin natin na totoo nga ang Antikristo at pagdating ng panahon ay gagawa siya ng isang one world religion. Gayunpaman, huwag tayong basta maniwala sa mga tao na tutol sa ating Panginoong Hesukristo dahil mga kapatid, dito ay mapapahamak tayo. Hanggat hindi pa nangyayari ang mga bagay na ito, patuloy tayong magbantay at mag-ingat. Maaari sa panahon natin ngayon ay kumikilos na si Satanas at marami siyang mga ginagawa para malinlang ang mga tao. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpalinlang sa gawa ng kaaway. Sa mga taong nakita na ang liwanag at tunay na kaligtasan sa Panginoong Hesukristo, magpatuloy lamang tayo at nang sa ganon hindi tayo maligaw. Muli po, sana'y meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.